Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para naman magbigay ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po Taos Pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga subscribers ko mula sa Pilipinas hanggang sa buong mundo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humihiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod, updated po kayong lahat sa mga ibabahagi kong impormasyon. Maraming salamat. Pero paalala lang po, hindi po ako doktor, ngunit maaari ko pong ibahagi sa inyong lahat ang ilang impormasyon na ayon sa aking nasaliksik lamang at hindi po ako nagbibigay ng payo, diagnosis o panggagamot. Maraming salamat po. At ngayon guys, meron na naman akong isang subscriber na nagtanong po siya. Huwag na nating ibigay yung kanyang full name o pangalan niya. So ang tanong niya po ay ito, paano malalaman kung fake ang orgasm ng isang babae? So ano bang ibig sabihin niya? Totoo ba kaya o fake kapag nilabasan ang isang babae? O paano malalaman kung nilabasan ang isang babae? So yan po yung sinaliksik ko po guys. At ngayon, ibabahagi ko sa inyong lahat at pati na rin sa nagtanong dito at ginawan ko na lang para sa pangkalahatan, para malalaman natin. Pero paalala lang po, ang lahat ng mga impormasyon na ibibigay ko dito ay hindi po natin masabi na accurate po lahat, no? Kaya sinaliksik ko lamang ito at huwag po nating isipin na lahat-lahat ay mai-apply sa lahat na individual, no? So, narito. Kung ang isang babae ay palaging nagpapanggap na nilalabasan, ay maaring sinyalis na may problema sa komunikasyon sa relasyon o sa kanyang sariling karanasan sa talik. So ang ibig sabihin, kapag ang isang babae ay parating pinipeke niya ang pag-orgasm o parating sinasabi niyang nilabasan siya pero hindi, ibig sabihin may problema po siya sa relasyon. So, narito ang mga sign na hindi nilabasan ang isang babae. Ang number one, sobrang ingay. Pero guys, nagawa ko na rin ito sa aking partner na Japanese na hindi, ilang beses na rin po akong hindi po nag-orgasm, pero may kadahilanan po. Hindi lang po talaga, wala lang po talaga ako sa mood. Kaya yung mga binibigay ko rin dito sa inyo, ito rin po ay nagawa ko rin sa aking partner, no? Na ibig sabihin, finake ko yon, pero nalaman din niya sa bandang huli. Kaya alam niya na kung magtali kami ay fake ba o hindi. So, yan po guys, no? Yung number one, sobrang ingay. Ang isang babae na nagpapanggap na nilabasan ay maaring gumawa ng labis na ingay tulad ng malakas na pag-ungol o pag-iyak na walang katotohanan. Ito'y nagpapahiwatig na walang orgasm na nangyayari o hindi po siya nilabasan. Yan po yung number one. Number two, walang pagbabago sa katawan. Ano bang ibig sabihin nito? Kapag nilabasan ng isang babae, ito'y nauugnay sa mga pagbabago sa katawan tulad ng bilisang pagtibok ng puso, pagpapalabas ng mga likido mula sa vagina at iba pang palatandaan, no? Kung wala itong mga physical na sinyales, walang talagang orgasm na nangyayari. So ang ibig sabihin, malaki ang pagbabago ng katawan kapag nilabasan o bago labasan ng isang babae, nandoon na yung nagbabago ang kanyang pagtibok ng puso, pabilis ng pabilis, at may mga likidong lumalabas doon sa ari niya dahil doon, nandoon na yun ang gagaling na pag nilabasan siya. So, madali palang malalaman ng isang lalaki, madaling malalaman, no? Kapag hindi fake yung orgasm ng isang babae. So, yan po yung number two, walang pagbabago sa katawan. At ang number three naman, nagmamadali matapos ang talik. Ako yun. Ako yun nung finake ko. So, yan po. Kapag pinifake ng isang babae ang orgasm
Nagmamadali siyang matapos at pakikipagsiping kahit hindi siya nasisiyahan. Ito'y isang sinyalis na hindi talaga siya nakaraos. So, yan po yung number 3 natin, guys, ha? Nagmamadali siya. O, bilisan mo na. Kumbaga, matapos ng partner mo. Nangyari po to sa akin eh. So, pero wala po yung, ano ha, wala po yung ibang dahilan, kundi talagang pagod lang ako, wala ako sa mood noon. Okay na makatapos ang aking partner. Kaso nga lang, sa sobrang tagal, gusto ko nang huminto. So, yan po yung number 3, guys, na kapag nagmamadali yung partner ninyo, na tawag dito, na hindi naman siya nasiyahan. So, ang ibig sabihin, sinyalis na hindi talaga siya nakaraos. Pero halaan nyo na, baka may dahilan lang naman siya. At ang number 4 naman, walang expression na kasiyahan. Wala namang expression na kasiyahan. Ang orgasm ay karaniwang kaakibat ng tunay na kasiyahan at pagsaalang-alang kung ang babae ay nagpakita ng kasiyahan. Ngunit ito ay tila hindi lubos. No? Ngunit ito ay hindi lubos, ito ay maaring isang sinyalis ng pag-arte lamang. So yan po, no, no, walang kasiyahan na expression. No, ang orgasm ay karaniwang kaakibat ng tunay na kasiyahan. Oo nga naman, kapag talagang nakaraos po ang babae kahit lalaki, feel talaga niya na masaya siya, no? Talagang masaya kasi natanggal yung tinik. Natanggal yung tinik sa katawan, sabay ganun. So, yan po na talagang kaakibat talaga yung kasiyahan kapag nakaraos ang isang babae. No? So, yan po yung number 4, walang expression na kasiyahan. At ang number 5 naman natin, ito. Nagsasarili pagkatapos ng talik. May mga babae na kapag hindi nilabasan sa talik sa kanyang mahal sa buhay, sila ay nagsosolo play ng oras para makamtan ang sukdulan. So, ayun. Dahil hindi lahat ng oras sa pakikipagtalik ay nilalabasan ang mga babae, hindi rin nagpapahiwatig na hindi nila mahal ang kanilang partner kahit pinifake nila minsan ang kanilang orgasm. So, ayun na nga sinabi ko, guys, na naranasan ko rin ito, ayon din sa aking pagsaliksik, na kahit ang babae ay pinifake niya ang kanyang orgasm sa kanyang mahal sa buhay, hindi po ibig sabihin na hindi na niya mahal ang isang lalaki. Dahil kapag ang isang babae ay hindi na talaga niya mahal, ha? Yung hindi niya na mahal ang kanyang kasintahan ba o asawa, hanggat wala siyang sakit na bawal siyang makipag-sex, hindi na po makikipag-sex ang isang babae. Labas na lang kung pera lang ang gusto sa lalaki, kahit ano'y pagbigyan niya. Pero ang tunay na nagmamahal na isang babae, kapag hindi niya na mahal ang isang lalaki, talagang hindi na po siya makipagtali. Yan po ang isang number 1 na palatandaan na ang isang babae ay ayaw na talaga o hindi niya na mahal talaga. Hindi na po siya makipagtali. Dahil kaming mga babae, napaka-emotional din talaga namin. Na kapag hindi talaga namin mahal ang isang lalaki na, mahirap na. So, ayan guys, sana nagustuhan nyo ang isa ko na namang vlog ngayong araw na ito. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo para makita nyo ang aking mga susunod pa na mga mahalagang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. At dito nyo lang matutunghayan sa aking channel. At doon, pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod kong mga gagawing i-upload na mga bagong informasyon, makikita at masubaybayan.